Okay, so good day everyone. So for our first lesson, for the introduction to computing, so we have here the four basic periods of computing history or computer history. So my question is, why do you think it is important to study the history of computer? Sa inyong palagay, bakit kaya kailangan pang pag-aralan ng history of computer? Now, in my perception class, it is important to study the history of something for us to fully understand the present situation of that industry or of that idea. Ano? So, kailangan pag-aralan ng history para maintindihan natin yung kanyang pinagmulan. Ano? Kanyang pinagmulan at saan ito papunta. So, studying the history of computer also, by means of studying the history of computer, we can also pay tribute to those developer who develop or who invented those machines na naging basis for having our present times na machines. Ano, sila yung naka-discover nung una na naging basihan of what we have today. So we can pay tribute by means of studying the history and understanding how the machines evolve. Ano, so again, it is important to study the history of technology or computer so that we know how machines we have today evolve. Ano, from a simple one to the better one. Ano? Yeah. So those are just some of the many reasons why do we need to study the history of computer. Just like sa ating basic education, paulit-ulit natin pinag-aaralan ng history of the Philippines. Pero despite the fact that we know we have so many subjects nung elementary, high school, senior high, and even in college, we have some courses na ang pinag-aaralan din is itong history of the Philippines. And yet, marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam or nakakatanda ng mga special events na nangyari dito sa Pilipinas and yung mga tao behind the history or behind doon sa kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Ano? Anyways, moving on. So, actually, we have four different eras or period in computing technology. So, we have the pre-mechanical age, the mechanical age, the electromechanical age, and the electronic age. So let us start first with the pre-mechanical age or pre-mechanical period or sometimes pre-mechanical era. Okay, so the pre-mechanical age started in 3000 BC up to 1450 AD. So ano bang meron nung period na ito? Yan. With that picture, siguro may idea na kayo kung ano yung meron dito. So, this period, ito yung mga primitive, mga sinaunang tao. No? So, meron na rin naman sila during this time na way of writing and alphabets. So, sabi rito, number one is petroglyphs. So, what is a petroglyphs? A petroglyphs is a sign or a simple figure carved in a rock. So, ito yung example ng kanyang image. Yan. Yung mga simple curves. Actually, ito ay galing sa cave. Ano? Ito ay graphic na. I don't know kung kita nyo rin yan. Ito is graphic na. Itong binibilogan ko. Yan ay ano na. Mga cartoonized ano. Well, this one is an actual image from a cave. So it is a petroglyph. So petroglyph plus again is a simple signs or symbol that is curved in a rock. So sometimes yan, pag nakakita raw ng star,
Now, a star could represent a heaven or a god. Yun yung meaning niya sa petroglyphs. So, while this one, yan, this is another petroglyphs. Ano? So, may image ng, I don't know kung ito ay baka or ox siguro, kasi primitive era to. Ox. Yan. So, we also have the ideograph. So, ideograph naman is a symbol that represents ideas or concepts. Ano, kung yung isa, paisa-isa or individual pictures ng symbols, ito naman is a whole idea or concept. Just like this one, this is actually a Mayan ideograph. Ito is a Mayan ideograph. This ideograph, itong binibilugan kong ito, I mean itong may laser pointer tayo rito, this is actually a festivity. Ano? Feast. Kumbaga. Ano? Feast. So, sila nagkakasiyahan while having these animals butchered. Ayan. Feast. Kumbaga sa modern day version, fiesta. Well, this one is a Mayan ideograph which represents a fertility. Ano, fertility. So, I don't need to elaborate that. Ano? So, fertility, I know, ladies and gentlemen, I know that you can understand what it is. So, fertility ang ibig sabihin niya. Then, we also have this cuneiform. So, this is actually read as cuneiform. Cuneiform. But yung mga history teachers natin dyan and professor, they read this as cuneiform. Okay lang din yun. Pero yung source ko kasi, it is read as cuneiform daw. So, it is the first written language and the first real information system. So, siya yung unang written na salita. Ano? Unang nasusulat na salita. Kasi, if you have noticed the ideograph, the petroglyphs, and what was the last one? Yes, ideograph and petroglyphs, yan. Yung mga yan ay more on pictures and images. While cuneiform, itong cuneiform natin, ito ay tunay na letters. Ano? Just like this one. Ito, mga letters yan. Ito, mga letters yan or phrase. Parirala. Tama ba parirala sa Tagalog? Ano? Phrase. So, ibig sabihin, these three symbols could be a sentence. Yan, ito rin. Ganun din yan. Mga sentences yan. Ano? So, cuneiform. Mga letters. Ano? Letters. So, at around 200 or 2000 BC, the Phoenician created a symbol that expressed the single syllable and consonants, the true first alphabet. Take note of it, class. Take note of it. Okay. The Greek adopted the Phoenician alphabet and added vowel. Then later on, the Romans gave the letters a Latin name to create the alphabet that we use today. Now, this is an example of an image, ano, from the cuneiform, ito yon, cuneiform. Ito yung letter A, letter B, letter C, letter D, and letter E. Well, this one naman, this column here, the one that I am highlighting or the one that I am, yes, pointing, is the Phoenician version of A. Ito yun. I-highlight ko. Then this is B, C, D, and E. Yan. Then later on, ito na nga, yung sa early Greek. Ano? Greek. Ito yung A, B, C, D, E nila. Or alphabet nila. While yung ating classical Greek, ito na yun. Ito yun. Classical Greek. Almost the same as the letters that we have today. Then followed by the Latin. Ito na. Then ito na yung ating modern day English. Ano? So where did they write?
where are they writing these letters? No, saan kaya nila sinusulat? Meron pala naman silang alphabet na saan kaya nila ito sinusulat? So, they are writing everything on paper by means of using a paper and a pen. So, the Sumerians, ayan, the Sumerians uses stylus and wet clay. Egyptian use papyrus plant. And the Chinese people uses paper made from rugs or yung mga tela. Ano, kung baga sa ngayon, ito yung mga katsa kung tawagin. Now, this is an example of yon, a clay. Yan. We have here a clay. Aside from the clay, yan, another one. Ito yung clay. They are writing the letters at a wet clay together with the papyrus. Stylus. Then this one naman are made from papyrus plant. Yan. Ito mga ano yan, mga rugs. Familiar kayo sa paper mache, yan, ganito yon. Pero instead of recycling the paper, they are using this papyrus plant. Tinutuyo, dinidikdik, tapos nilalagyan ng binding agent. Tapos pag natuyo, yan, pwede na nilang sulatan. Then yung sa Chinese, ito naman, yan, they are also using paper and aside from paper, yun nga, mga rugs. Now, they are storing kaya, saan kaya nila nilalagay yung kanilang mga yan? So, they are putting everything, compiling everything into a book and place it in a library. The Mesopotamia, so ito yung mga religious leaders kept the earliest book. Ano, kasi most of the writings, mga sinusulat dito, yung mga patungkol sa mga religion, ano, mga paniniwala, mga principles and concepts on how to live on a righteous way. Yan. So, Egyptians, they kept everything in a scroll. So, I don't know kung familiar kayo dun sa scroll. Papel siya na, or some pwede ring rag, na sa dulo, may dalawang stick, ano, wooden stick, tapos inakarol yung papel doon sa anong yon, sa wooden stick. Then we also have the Greeks, so they fold sheets of papyrus vertically into leaves and bind them together. So ito para ng mga libro. Yun nga lang, they are using yung mga leaf, mga dahon. So, para na siyang libro na nakakompile. Pero, yung pang-compile nila ay bubutasan na lang nila manually, then lalagyan nila ng tali sa dulo. Marami nito sa mga history movies. Ano, yan. Maraming example niyan doon. During these days din, or during these times, sa ating pre-mechanical period, nauso na rin yung pagsulat ng number, yung numbering system. So, the Egyptian uses the vertical lines for numbers 1 to 9. Ano? So, kung bibilang siya, yung bakod-bakod na tinuturo natin, yung parang sa election, 1, 2, 3, 4, hanggang 9, stick. They are using sticks, yung mga vertical lines. Now, once they reach 10, ang symbol na gagamitin nila is U or O. That represents 10. Ano? If they reaches 90 or 99, ang kasunod na nito is a coiled rope. Coil, pabilog-bilog. Wait. Parang ganito. Yan. So ito, this represents 100. Yan, 100. So kung meron kang dalawang ganyan, ibig sabihin, that's 200. Kung meron kang dalawang U, or dalawang circle, this could be 20. Yan, 20. Kung may tatlo kang guhit,
this means 3. Ano? Kung 4, kung 4, edi that means 4. Ganyan sila magbilang dati, yung mga Egyptians. Now, yung lotus blossom, it represents 1,000. So, yung lotus blossom, bilog, parang bulaklak. Yan. Bilog sa gitna, tapos may... wait. Let me erase it. Okay. So, yung lotus blossom naman, yung 1,000, ganito. Parang bulaklak talaga. Ganyan, pabilog. Tapos, yan. Sorry ha, medyo... Yan. Nagmukha siyang fried egg. Sunny side up. Ano? Pero yun yung bulaklak na pa ganyan, ganyan. Yan. Yan. Tapos meron sa gitna. Yan. A blossom. Ano? A lotus blossom. Yung bulaklak. Bulaklak ng lotus. Marami niyan sa Sampaloc Lake. Yun nga lang, hindi ganun ka-perfect yung aking pagkaka-drawing. So, ganyan. So, if you have two lotus blossoms, that means we have here 2,000. 2,000. Yan. So, ganyan yung numbering system nila. Okay. Next is yan. In 100 to 200 AD, the Hindus created a 9-digit numbering system. Then, in the 875 AD, the concept of zero was developed. So, dito na na-develop yung after ng 9, as in literal, uulit sa 1, 0, tapos followed by 1-1 or 11, 1-2 for 12, 1-3 for 13, and so on and so forth. Ano? So, nagkaroon na ng number na 0 after each 9. Ano? After the 9th letter or the 9th number rather, kasunod na yung 0. Then, on this period din, ayan, the abacus was developed. Ayan. Actually, the abacus was first, it was the man's first recorded adding machine. So, it was invented by the Babylonian but popularized by the Chinese. Most of us believe that the Chinese are the ones who developed or who invented the abacus. Actually, it is the Babylonian. It just so happened that the Chinese are the traders. So, they move from one place to another. Together with them is the abacus. Kaya tayo, nakatulong pa rin. Okay, so nakatulong pa rin yung mga Chinese movies. Mga old Chinese movies na akala natin na sila yung may dala, sila yung naka-imbento ng abacus. It is, kumbaga they are the ones who popularize it. Sila yung nagpasikat ng paggamit nito. But again, it is the Babylonian. Ano, who developed or who invented the abacus. And this abacus actually ended the pre-mechanical period. Ano, dito na natatapos yung mechanical era. So to sum up, during this period, we can say that there is already a computer. May computer na nung panahong ito. Kasi if you will define the word computer, not the definition, but if we can look on the parts of the computer, may mga parts na tayo rito ng computer. Kasi parts of the computer, we have the input device, the output device, and the storage device. Ano, tatlo lang naman yon: output, input, and storage. So we have here, during this period, we already have the input device. Ano yon? Yung pen na ginagamit panulat. That is already an input device. We already have here the output device, which is yung ang sinusulatan nila, yung papel. Ano? Yung papel, yung clay, at saka yung rugs. Those are considered output devices. Then we also have here the storage device. Diba gumagawa na nga sila ng book and libraries. So they are storing all their records on that area. Meaning,
that is considered, that area is considered a storage device. Kaya nga, nung pre-mechanical period, there is already an existing computer. But not the computer that we have now. Computer din yon nung panahong yon. Ano, yun nga lang, hindi siya kagaya ng computer na meron tayo ngayon. But still, it is considered a computer. Ano, I hope I am making myself clear on that idea. Ano, okay? So moving on, yan, Abacus pa rin. By the way, nung elementary or kinder days, tinuturo to. I don't know ngayon, parang hindi na yung Abacus. Okay. Mechanical age or mechanical era, era or mechanical period. Yan, nagsimula na yung paglabas ng mga mga machines. Okay, first on the list, we have Johann Gutenberg. So Johann Gutenberg invented a movable metal printing process. Yan, ito si Johann Gutenberg. So ito yung metal printing process. So anong ginagawa nito? Nagpiprint ito ng sa papel. Nagpiprint sa papel. Kung kayo ay familiar sa mimeograph, yung nagawa ng isang stencil, okay, mahirap pa yon. Kung sino na sa inyo yung naka-experience na magtatak sa damit, ganun ang ginagawa nito. Yun nga lang, hindi sa damit. They are placing a, ano, they are placing a stencil, na metal stencil. Doon muna nila uukitin yung letters or mga words or sentences. Tapos saka nila lalagyan ng ink. After placing an ink on that sheet, a metal sheet, kung saan naka-engrave yung mga letters or words or sentences, saka nila yun ipapatong diyan, tapos ipepress nila. Ipepress yung lever hanggang sa maiwan yung imprint ng metal sheet doon sa papel. Yan yung ginawa ni Johann Gutenberg. Okay. Sa nga pala, okay, never mind. The first general purpose computer, yan ito. Ginawa ni John Napier. So John Napier, so he lived on Scotland and invented the logs or the logarithm. Ano? So the logarithm allows multiplication and division to be reduced in addition and subtraction. So yan yung mga logarithmic formula. Ito si John Napier. At ito naman yung ating Napier bones, kung tawagin. Ito yon. So Napier bones, kaya siya tinawag na bone or Napier's bone, kasi hindi buto ni John Napier, ha? Buhay siya nung panahong ito. So bone ito ng hayop, actually it is an ivory, yung trunk ng ating elephant, yon, dun siya gawa. So sometimes kung walang available na trunk, ang ginagawa nila as in literal na buto ng malalaking hayop. So kaya Napier's bone. Next we have Wilhelm Schickard. So Schickard is a professor in a university in Germany, and he invented the first calculator that can work on six digits and carries digits across column. Yan, ito yung kanyang ginawa na ano, calculator, mechanical calculator. Imagine if you have a calculator way back then, ano, ang laki nito at mabigat. As in mabigat. Kulang ang bag natin na dadalhin yung backpack sa sobrang bigat nito, as in ilang tao ang nagbubuhat. Ayan, si Wilhelm Schickard. We also have William Oughtred. Ayan, si William Oughtred invented the slide rule. Ito yung itsura ng slide rule. Okay. Slide rule. Ayan. Ito si William Oughtred. Ang slide rule, guys, this is also like the, I don't know if you are familiar with the pencil case, a rotating pencil case that has a multiplication table. Now, once you turn the end
of that pencil case, lalabas yung sagot ng 1 times 1 equals 1. Katabi niya is 1 times 2 equals 2. Then you rotate it again, magiging 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 2 times 3 equals 6 and so on and so forth. Then i-rotate ulit, lalabas naman is by 3. 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9 and so on and so forth. So ganun yung slide rule, iniikot yung dulo niyan by means of using this stick. So ganun, I don't know kung familiar kayo doon, pero nung panahon namin nung kinder and elementary days, pag meron ka na noon bigatin, I don't know kung naabutan nyo pa yon, pero masaya yon para madaling masaulo yung multiplication table. Then we also have Blaise Pascal. Ito. Blaise Pascal naman invented the pascaline. So ito yung pascaline. So a pascaline is made up of clock gear and lever that could solve mathematical problems like addition and subtraction. So para siyang after this, sumilip kayo sa labas or ipos nyo tong video na to, then maghanap kayo ng metro ng tubig. Yung metro ng tubig na may maraming relo, tatlo or apat na clock, starting from 0 to 9, na umiikot, na magkakatabi yun. Isang clock, isa, dalawa, tatlo, parang apat or limang clocks yon. So, ganun din ito, yung mga bilog na yan, yan yung mga clock. Na pag may pinihit ka dito sa kabila, dito sa kabila, iikot yung mga clock na yan. Mag-a-add ka ng 10 ikot. 10 ikot ang gagawin mo dito. Kung mag-a-add ka ng 5, di 5 ikot. So, ganun siya. Ganun siya mag-perform. Para saan ba itong kay Blaise Pascal na itong ginawa that could add and subtract numbers? Actually, ginawa ito ni Blaise Pascal. This pascaline is actually invented not for him. This is invented for his father who used to be a tax collector. Eh, alam niyo naman, 'di ba, pag tax collector ka, add minus, kumbaga add subtract ang ginagawa. Every time he saw his father na umuuwi, namumroblema kasi mano-mano nag-a-add, mano-mano nagsusubtract. So, in order for his father na madalian sa pag-a-add at pagsusubtract, he created this pascaline. From then on, naging maalwa na yung trabaho ng kanyang ama. Yun nga lang, this pascaline was not made for mass use. Hindi siya nag-mass produce ng pascaline. Ginawa lang kasi niya ito for his father. Hindi siya commercially available during that time kasi talagang para lang yan sa kanyang ama. Ayan. Gottfried Leibniz naman invented a step reckoner that could multiply 5 digits and 12 digits yielding to 16 digit. I don't know kung kaya ito ng mga calculators natin ngayon. Kasi ang calculators ata natin hanggang 100 million, pagdating ng billion ata, kung hindi ako nagkakamali, nagiging exponential na siya. Nagiging scientific notation, yung times 10 raised to the, kung ilang digits siya pabalik. So, ganun. Itong step reckoner, yan, kahit 16 digits. Ano ba yung 16 digits natin? Anong number yon? Ilang million ba yon? Billion? Trillion? Ayan, kung hindi ako nagkakamali, quadrillion ata ang quadrillion ang 16 digits. So, ganyang kagaling mag-compute yung organ yan, karami ang kayang i-output ng step reckoner ni Gottfried Leibniz. Yan siya. Yan yung itsura ng step reckoner. Yan. So, dipihit. Dipihit din. Okay. Then we have this Joseph Marie Jacquard. So si Joseph Marie Jacquard naman created an automatic loom or yung looming machine. So ano ba yung looming machine? Naghahabi, ha? Tagahabi, makina na naghahabi ng tela.
ano, yun yung ginawa ni Gottfried, ni Joseph Marie Jacquard. Now, this looming machine actually is having a design, is producing a design depending on the punch card. Kasi itong punch card na ito, itong mga dots na yan represents something. Ano? Ngayon, kung yung design na ina-output niya ay depende sa kung ano yung naka-store na na design dito sa punch card na ito. Itong punch card na ito is a metal bar, ano, na may mga tusok-tusok. Yung tusok-tusok na yon ay pattern. Kung makakakinig, kung meron sa inyo nung music box na iikutin niyo yung tagiliran tapos tutunog siya. 'Di ba? Kung bubuksan niyo yung music box, meron doong isang parang maliit na tube. Ano? Tube, may tube doon na may mga dots. Ano? Na pag na-hit nung parang ano ba 'yon, yung parang metal sheet na gitli-gitli, saka siya tumutunog. Ano, ganun din itong punch card. Ano, yun nga lang, imbis na tuldok-tuldok na nakaangat, dito naman, ito ay butas-butas. Ano, yun yung punch card. So, yung pattern niya ay kagaya rin no sa music box. Yung tunog niya ay depende doon sa laman na tube nung music box. So, yun, punch card. Then we also have the arithmometer by Charles Xavier Thomas de Colmar. So this arithmometer was the first mass-produced calculator. As I have said, kagaya rin nung kay Blaise Pascal, the rest of the previously mentioned device was not mass-produced. Hindi gumawa ng maraming version ito para sa masa. Ano, ginawa lamang ito para sa personal use nila. Ano, not mass produce. Unlike na nga nitong arithmometer na ginawa ni de Colmar, this arithmometer was the first mass produced calculator. Para siyang attache case. Na pag binuksan mo, ito nga yung kanyang laman. So, kalimitan ng may-ari nito ay mga businessman, yan, mga engineers, mga professionals na kailangang mag-compute. Then we have Charles Babbage. Yan. Charles Babbage is actually considered the father of modern computer. He invented two devices. The difference engine was developed in 1821. Then the other one is the analytical engine. So the analytical engine and the difference engine was created nga by Charles Babbage. Pero it is actually a steam power. Steam power. When you say steam power machine, ito yung mga makina or machine na pinapatakbo sa pamamagitan ng steam or singaw, usok. Ano, steam. Ngayon, bakit siya ang tinawag na father of modern computer? Bakit hindi si de Colmar? Bakit hindi si John Napier? Bakit hindi si William Oughtred? Si Wilhelm Schickard? Bakit si Charles Babbage ang kinonsider as the father of the modern computer? Not because he invented two devices. It is not because of that. So, simple lang yung naging batayan nila. Si Charles Babbage ay naka-invent ng isang machine that doesn't need any human intervention. The rest of the previously mentioned devices kasi class, lahat yon kailangan mong iikot para gumana. Lahat kailangan ng lever. So may human intervention. Kailangan ng tao para gumana yon. Well, these two devices, since steam power siya, once nagbukas yung steam, automatic gagana siya at mag-co-compute.
So with that performance, naging namangha ang tao. Na ay, oo, ang galing nito, automatic gumagalaw yung ating machine. Kaya namangha sila, kaya kinonsider si Charles Babbage as the father of the modern computer. Kasi no need for human intervention para gumana itong mga devices na ito. Now with her, yan, syempre, with her, so this is the analytical engine, I mean with her, sorry, with him is a lady, yan. Si Lady Ada Augusta Lovelace Byron. Yan. Lady Ada Augusta Lovelace Byron. Ito yung kasama ni Charles Babbage while he is developing those two machine. Ano? Ito yung kasama niya. Si Lady Ada Augusta Lovelace Byron. Ada Augusta Byron or Lovelace Byron was considered as the first programmer. Kauna-unahang programmer. And at the same time, siya rin ang na-consider as the first lady programmer. Siya ang kauna-unahang programmer at siya rin ang kauna-unahang babaeng programmer. So, yan. Katulong siya ni Charles Babbage while Charles Babbage is developing the analytical and difference engine. Next. Yan. So that ends up the mechanical age. So here comes electromechanical age. So in 1840 to 1940. Yan. So yan, dito sa panahong ito na uso na ang paggamit ng electricity. Ano? Electricity. So first, if we are talking about electricity, ang number one dito, syempre, yung voltaic battery ni Alessandro Volta. Yan. Actually, voltaic pile. Actually, there is still this conflict between which among those two is considered as the first battery, kasi meron isa na na-discover in early 90s. May na-discover na battery, yung Baghdad battery, na pinaniniwala ang laking una bago itong kay Alessandro Volta. But most of the computer history, yan, talagang si Alessandro Volta ang kinoconsidered as, yung voltaic battery ni Alessandro Volta ang kinoconsidered as the first electric battery. Ito yon. Merong South and North Pole. Then meron din siyang element kung saan just like our battery today, ano, gagana siya kasi may negative element at saka positive element. Next, we have the telegraph by Samuel Morse. Yan. So, ito yung kauna-unahang text bago pa nauso yung where na you, andito na me. Yan, yung telegraph ay ganun din. Ano, kasi sa telegraph, kung naabutan ito ng mga parents ninyo or ng inyong mga lolo at lola, sa telegraph, per word ang bayad. Ano, per word. Parang text, kailangan mo siyang ishorten para hindi mawala yung idea pero konti lang yung iyong babayaran. Like for example, uwi ka, patay nanay. Ano? So since kakaunti yung letters mo, kakaunti yung words na sinabi mo, pero andun pa rin yung thought na patay na yung iyong ina, or I am not making fun of those parents na namatay na, I am just making an example na ganon. Ayun nga, uwi ka, patay nanay. Ganun lang kasimple. Pag hinabaan mo yan, halimbawa, umuwi ka kasi namatay si ganito, gawa ng COVID, kailangan mong umuwi, magdala ka ng pera, and so on and so forth. So pag hinabaan mo, malaki na yung babayaran mo.
ano, na nauso rin yan nung ano 80s and 90s dito sa Philippines. Now, kung kayo ay taga San Pablo, pumasyal kayo dito sa may Library Hub. Yung Library Hub, yung katabi niya na ngayon ay police station, dati yung telegraph ng San Pablo. So kung magte-telegrama, usually yung mga kasambahay na nagtatrabaho sa San Pablo, magpapadala ng telegrama sa Bicol or Visayas, yun, doon napunta at doon nagpapatelegrama. Telegrama ang tawag sa Tagalog. Next, we have Morse code. Yan. Morse code, ito yun. Yan. Ginagamit pa rin naman itong Morse code sa barko. Yan, sa mga barko. Ito yung pagka pinipindot na tut-tut-tut-tut-tut, something like that. So, yan. So, yan. If you want to write your name by means of using the International Morse Code, yan, you can do so. Please do the honor. Ang hirap nitong pag-aralan sa totoong buhay. Yan, Morse Code. Yan, telephone and radio. We have Alexander Graham Bell developed the first working telephone. Yan. Ito yung kauna-unahang telephone. Yan. Then we have also this si Guglielmo Marconi, 1894. Yan. Ang nakadiskubre ng electrical waves through space and can produce an effect far from the point at which it originated. Or ito nga yung radio waves. Yan. Siya yung nakadiskubre niyan. Yan. Kita nyo naman, ha? Si Marconi. Yan. Then we also have George Boole. Yan, yung Boolean algebra. Yan, ginagamit yan sa mga telecom. Sa, tsaka sa computer. Ginagamit siya sa computer. Yung 101010. If you watch the movie Matrix, yung mga na kulay green na bumababa, 1010, bull yan ang tawag natin doon. Bull. 1-0. Pag-aaralan nyo yun sa discrete math and what else? Discrete structures. Yeah. Then the electronic mechanical computing, yan. Si Fur and si Edward Schultz completed the tabulating machine that is capable of processing 15 digit numbers and printing out result rounding into 8 digits. Yan. We also have this comptometer and comptograph by Dorfeld. Yan, si Dorfeld. Yan. We also have Hermann Hollerith, who is the father of information processing. He uses punch card to store information into provided computer programmers with a new way to put information into machine. So punch card instead of before we have the flash drive, the CD and the diskette. Punch card muna. Dito lahat nila ini-store ang kanilang mga data. Ngayon, Hermann Hollerith is actually he won a contest kasi dati sa US nagkaroon ng contest na pabilisan mag-store ng data ng population ng US. So, yun nga, sumali si Hermann Hollerith and fortunately, from 15 years or 20 years, halimbawa kung mag-start ka ngayon, 20 years after, saka pa matatapos yung tabulation ng population sa US. So, by means of using Hermann Hollerith's machine, ang nangyari from 20 to 15 years, naging 10 years na lang to 5 years ang time frame bago matapos ang isang census sa buong US. So, ganon.
Now, he founded, with that, after winning, he founded the tabulating machine company and later became the computer tabulating recording company, which later on becomes the International Business Machines Corporation or IBM. So, si Herman Hollerith yun, yung nag-founder ng IBM. Ito siya, si Herman Hollerith, at ito yung tabulating machine na dinevelop niya specifically for the US Census. We also have ito, si Otto Sugar, 1893, invented an efficient four-function calculator called Millionaire. So, four-function can multiply, subtract, divide, and add. All in one, kumbaga. Yan. Then we have Lee DeForest, who developed the vacuum tube. Yan. Actually, this is for our next lesson. Vacuum tube. Yan. Si Lee DeForest, vacuum tube. So, ginamit naman itong vacuum tube to supply electricity sa mga machines. Yan. Para siyang bumbilya. Sorry. Para siyang bumbilya. Then, we also have, ito na nga, electronic age. Itong electronic age, ilan lang sila rito. So, si Conrad Zuse built the first programmable computer. Ibig sabihin, ito yung computer na pwede mong lagyan ng program. Pwede mong palitan ng program para mag-perform siya depende sa program na ilalagay mo. Halimbawa, gagawan mo siya ng program to add. So, yung computer, pwede mong lagyan ng program or software na pang-add lamang. So, kung nagsawa ka na sa pag-add, gagawa ka uli ng program, tapos yung program na yon ilalagay dun sa storage device. Kung ang ilalagay mo ay pang-subtract naman, edi pag nilagay mo yung software na yon doon or program doon sa machine na ginawa ni Conrad Zuse, magiging subtraction naman yung kaya niyang i-perform. Programmable, napapalta ng program. So, itong machine na ito ay tinawag niyang Z3. We also have ito, yung kanyang diagram, electronic diagram ng Z3 at ito yung itsura ng Z3. Howard Aiken developed a Mark I, the first stored program computer. So this time, kung yung kay Conrad Zuse ay programmable, ito naman may sarili na siyang program doon sa computer. May sarili ng software. Ano? So kung mapupunan nyo, parang nagiging kahalintulad na ng ating mga modern day computer na may software na nalaman. So ito yon, first stored program computer. Mark 1 kung tawagin niya. Ito yon, medyo malaki. Hindi siya medyo, malaki talaga. Cabinet type ang itsura nito. Then last, we have this Atanasoff Berry computer or ABC computer. So John Atanasoff and Clifford Berry completed the first electronic computer. So ito, yung ABC or Atanasoff Berry computer. So ito yung itsura niya. Medyo maliit na siya, para na lang siyang lamesa. Lamesa. So yan, so that ends up the first topic of our course CC111. So again, if you have time, you can visit my YouTube channel kasi I'll be uploading this video, pero still available din naman siya dito sa ating Edmodo. Medyo mahaba lang yung naging discussion natin, almost 50 minutes. So, for now, hanggang dito na lang muna, and we will continue the discussion. I'll be uploading another video para sa susunod nating lesson. So, the reason why I am creating this video is that so that you can watch the video over and over again. Kung kayo may mga tanong or meron kayong nalimutan, pwedeng panoorin nyo uli ito. So again, hanggang dito na lamang si Sir Puhawan, si Sir Jordan. Hanggang dito na lamang muna. See you guys around. Keep safe and God bless.
Bye-bye.